So hello guys, welcome back to my channel. It's me, Giselle Salcedo. So andito na naman tayo ulit para magmukbang ng isa sa pinakapaborito ko sa handaan, ang lumpiang Shanghai. So ayun guys, meron ako ditong 10 pieces ng lumpiang Shanghai na ginawa ko ngayon. Wow! As ilalagay ko yung ingredients nito sa description box para po or sa mga gustong gumawa din ito, itong bahay lang. So, ayun guys. At, dip mo to, sabayan mo akong kumain. So, ayun, meron tayo dito ng pearl milk tea ng Chowking. At meron tayo ng pieces na lumpiang Shanghai. Meron tayong sawsawa wow! Na sugasan. At, meron tayong cheese. Nilagyan ko siya para maiba naman. So, excuse me, so ayun guys. Sarap ng pearl milk tea sa Chowking. Ayun guys. Samahan niyo po akong kumain at tayo ay mag-bento. So ayun, dapat kasi ang gagawin kong pamukbang, nag-iisip ako kung itong dynamite or itong lumpiang Shanghai. Sabi ko, ano kaya maganda? Or kaya pagsabayin ko? Kaya lang, yun nga, medyo busog pa ako dahil nga, nag-dinner kami kanina sa Chowking sa Megadiwa. Kasi sabay nga na maliki na rin kami. Para pang ulam namin ng isang linggo. Kain tayo, guys. Tapos, dapat dalawa o dynamite at saka ito. Pero sabi ko, magbubukurin ko na lang. And then, dapat 50 pieces yung gagawin ko nito. Actually, marami akong ginawang lumpia. Mga sarep. At dapat 50 peraso nga. Tapos, yun yung itatry kong kumusin. Kaya lang, medyo busog pa ako. Kaya sabi ko, baka masayang lang. Kaya, gawin ko na lang 10 pieces. Dapat kasama ko rin si Daddy Mel. And, hindi kami nagkasundo. So, yun. Kaya, ano nangyari? 10 pieces na lang yung inano ko, yung lakbang ko kasi ako lang mag-isa. Sigurado ko naman hindi ko ito mauubos. Kaya, ayun. Sarap. So, ayun nga. Tawag dito. Yung paggawa ko nito, nilagyan ko siya na cheese sa pinakaloob niya. So, bumili ako ng 100 pesos. 150 pesos na biniling na baboy. Tapos, bumili ako ng dalawang bell pepper, isang siling green, tapos, tatlong perasong oyster sauce. And then, bumili ako ng kimchi, mga 20 pesos na kimchi. Tapos, dalawang sibuyas na dalawang sibuyas. Tapos, carrots, isang carrots. And then, ano pa ba yung halo nito? Paminta, bawang. So, ayun. May cheese. Nilagyan ko lang siya ng cheese sa loob. Tapos, yung pinakasawsawa, nilagyan ko pa ng cheese. Parang talagang cheesy. So, ayun guys. Sobrang sarap. Pag gumagawa ako nito, pag sa handaan or sa bahay. So, gusto nila itong paggawa ko ng lumpia.
Kasi ano, malasa talaga siya. Kasi ibang, tsaka hindi ko siya talaga tinipid. Ang bonggang-bongga ang laman ng lumpiang Shanghai na to. Wow! Huh? Matali ba ka? Diba? Malaman. Sabi ko nga dapat pagkisain pa ako. So para may kasama ko sa Shanghai. Kaya lang, parang hindi ko talaga kakayanin. Ubusin itong 10 pieces na to. So, ayun guys. Kaan tayo. Alam niyo ba guys? Kung magbibideo ako, laging gabi-gabi na. Mga 10, 11, or minsan naabot ako ng alas 2, alas 4, ng madaling araw. Kasi, yun yung time na free lang ako. Yun yung time na tulog si baby, hindi siya magkukulit, hindi siya iiyak. So, kaya ganitong oras ako talaga nag-video, ginagawa ng mga video kasi sabi nga, kita na ano naman, medyo tahimik diba? Kasi tulog din si baby. So yun, marami lang pa din may kwento kasi gusto ko lang kumain. Gusto kong i-share sa inyo ito. Alam nyo guys, pag gumawa ko ng lumpiang Shanghai, nagyan nyo ng oyster. Kasi ito yung sarang papalasa ng Shanghai. Kasi gusto tinatrabahuan ko kasi nag-work ako ng sa restaurant. Tapos nakita ko yung kung paano sila gumawa nung actually dynamite yun eh. Hindi siya lumpiang Shanghai eh. Kasi paninda. Sa dynamite. Tapos nakita ko, nilagyan pa kanila ng reno. Green, mas lalong masarap. Kaya lang ito, hindi ko na siya nilagyan. Pinakamigay ko na yung oyster tapos pinimplahan ko na lang sila. Bonggang pinto. Kaya grabe guys, ang sarap. Tsaka medyo spicy to kasi yung nagpagiling si daddy kanina ng bubble. Yun nga, sinama na namin yung bell pepper na dalawa, tapos yung siling green na mahaba. Doon. Tapos itong sawsawan ko, medyo spicy pa. Sweet and spicy pa, kaya masarap talaga. Ang cheese niya, oh. May malabas. Tapos yung matitira, kasi 50 pieces na yung ginawa ko, eh. 10 lang yung ginawas ko. So, may 40 pieces pa kami sa rin. Ayun ang ulamin namin sa loob ng isang linggo. Pero hindi naman araw-araw, ah. Kasi bumili kami ng tilapia, bumili kami ng paa ng manok, tsaka yung sa pati. So, ayun. Para tipid din sa ulam, di ba? Kasi kami lang naman dalawa. Tapos yung dalawang maliliit na bata, ay hindi pa naman sila ganun kalakas kumain kagaya namin. Kaya, so, ayun, tipid ba rin. Sarap. Gising kasi siya. Sarap ng milk tea na to. Malinam na. Kasi yung mga iba't ibang milk tea na na-try ko,
ano eh, nalalasahan ko yung pinaka-tea talaga niya. Talagang matapang yung pagkakatimpla ng tea. So, ito hindi. Malilamnam siya. Andun yung lasa ng tea, pero yung linamnam ng kasama yung gatas. Ganun yung sarap eh. Kaya lang kanina kasi, trinay ko, maliit lang, regular lang to. So, kasi ganda dalawang isip ako kasi nga, kung baka, kasi kanina lang din ako tumikim or bumili. Sabi ko, baka, hindi ko lang, baka iba din yung lasa doon, kaya yung nabili ko nung nakaraan. Nako, hindi ko siya nagustuhan kasi, ano siya eh, parang lasang-lasa yung pinaka-flavor niya. Bumili ako sa palengke nung nakaraan. Sa, yung ano lang, parang bagong, ano lang ata yun, bagong tindahan ng milk tea. So, hindi siya kilala talaga. Kumbaga, parang, bago nga lang, hindi siya kilala. Wala siyang name, parang, ano lang, tinda-tinda lang. Tapos sabi ko, try ko nga dito, kasi may milk tea, may watermelon, may ano pang flavor ng isa. Parang taro. Eh, yung taro, hindi ko talaga gusto yung, kaya hindi talaga in-order. Kasi, yung intermedo, na-try ko na tomorrow. Tapos yun, bumili ako. Ayun, parang ayoko nang bumili ulit. Alam mo yung pakiramdam na gano'n. Na, parang nasa 70 pesos ata yun. Tapos, pag-try ko, kasi parang, syempre, pag sinabi ko milk, hindi ba masarap. Pero, ayun, hindi ko siya talaga na, mahiyano lang ako. Sabi ko, try ko to. Sarap. Medyo nasundog nga siya yung kabila. Ito. Kasi, naiwan ko yung apoy is malakas. So, talaga naka-todo siya. Tapos, pag ano ko, umuusok na. Pero, hindi mo siya ganyan kapait. Ako pa rin naman. Pero yung kabila, hindi ko na siya masyadong niluto ng bongga. Kasi nga, kabila, tostado na. Ayun. Pag bumili ka na ito sa labas, sa mga ulaman, parang 3.20 sa binibilhan namin, sa baba. Kaya lang pag bumili ka dun, parang balot lang yung makakain mo. Tapos sobrang nipis ng laman, parang ayun, syempre no choice ka, nakakainin mo kasi sayang eh. Pero, kaya pag gumawa ka, mura lang naman sa kahit 100, 100 pesos, gawa ka lang ng ganito. Dinamihan ko talaga yung paminta, kaya parang medyo talaga kaya hindi, parang hindi na lahat na halo. May part na nalasahan ko yung paminta, may part na hindi. Hindi lahat. Parang tostrom ito eh. Karton. Nalalasahan mo yung ano. Nalalasahan mo yung pinaka karton niya. Eh.
masarap kapag umawa ka, lulutong bahay talaga. Guys, meron pa tayong tatlong peraso, pero hindi ko rin siya kayo ubusin. Kasi habang nagluluto ako kanina, tumitikim na ako. Kaya na nabawasan. So, ayun guys, ang video na to is, gusto ko lang i-share yung kakainin ko ng lumpia Shanghai. So, ayun guys, maraming salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka para ma-update ka sa mga bagong video ni Kai Kuning Song. Bye-bye! Stories and I'm a fool for your love.